Kumusta mga kaibigan? Perf De Castro to at welcome sa aking channel. Sa video nito, papakita ko sa inyo kung paano ko linisin at bigyan ng maintenance ang aking mga gitara. Pwede nyo rin isiping ito ay isang guitar detailing session. Lahat ng gagamitin ko sa video na ito, mula sa tools hanggang sa cleaning solutions, ay galing sa Music Nomad Equipment Care. Kung interesado kayo sa mga produkto ng Music Nomad, ito ay available dyan sa Pilipinas mula sa Guitar Pusher. Kaya message nyo lang sila either sa Facebook or sa kanilang website. At kung nasa labas kayo ng Pilipinas, maglalagay ako ng Amazon affiliate links sa description box sa baba para dun yung mabili. At syempre, kung first time nyo dito sa channel ko, iniimbitahan ko kayong pindutin ang subscribe button at bagtingin nyo na rin yung maliit na kampanilya para masali kayo sa notification squad. Okay, itatabi ko muna itong lahat na to at ating ihahanda ang mesa para sa ating guitar detailing session. Okay, para hindi malikot ang gitara habang nililinis natin, ay kailangan natin ng non-slip na work mat. Dito natin ipapatong yung ating instrumento. Tapos, para kontralikot din, kailangan natin ng neck cradle. Maganda ang design ng cradle cube ng Music Nomad dahil marami siyang usable na sides. So, isang neck cradle lang, magagamit mo sa maraming klaseng gitara. So, pag nilagay mo sa isang side, pwedeng electric guitar. Meron din siyang flat na side kung kailangan mo naman yung fretboard ng gitara yung nakadapa. At kung kailangan mo naman gamitin para sa acoustic guitar, ilapag mo lang siya ng nakatayo at ito na yung height niya para sa acoustic guitar. So, ang isa nito ay katumbas ng dalawa nito. At di hamak na mas magang itong cradle cube ng Music Nomad. Ito medyo mahirap i-store dahil specialized yung kanyang korte. Ang ating pasyente ngayong araw ay ang aking Fender Stratocaster 62 reissue made in Japan. Siguro mga 1988 ito or 89. Itong gitarang to ang pinakamatagal ko nang kasama sa aking career. Nakuha ko siya nung ako'y 15 anyos. At nagamit ko na itong gitarang to sa lahat ng mga recordings na tinugtugan ko. Ngayon, kung titingnan nyo sa malayo, hindi naman siya ganun kabugbog. Pero sa close-up, makikita nyo meron ng natural na relic yung kanyang pintura. Ito yung tipong relic na binabayaran ng mahal ngayon sa mga custom shop na gitara. Pero ang relic na to ay dahil sa pagtugtog, hindi dahil sa binugbog siya habang ginagawa. Ang una natin gagawin ay tatanggalin natin ang strings para meron tayong access sa lahat ng parte ng gitara. Lumang-luma na itong strings na ito eh, kaya puputulin ko na lang. Patay na yung tunog niya. So, sobrang tagal na ng strings dito ay matanggal itong isa. So kung nangyari sa inyo yan, kunin niya lang yung isang pinagputulan, tapos itulak niya lang mula sa taas. Yun. Ngayon tanggal ng strings, ang gagawin natin sunod ay pupunasan natin ng tuyo ang gitara. Gagamit din tayo ng brush para matanggal ang lahat ng mga dumi at alikabok. Hindi ako nag-spray kagad ng polish or cleaner dahil yung mga dumi na yun ang maaaring gumasgas sa finish ng gitara mo. So, kailangan tanggalin muna natin yun bago natin siya lagyan ng liquid solution. So, gagamitin ko ang Nomad tool set para matanggal yung mga dumi at alikabok. Meron na ako nilabas na video kung paano gamitin ang mga tools na ito at kung bakit kailangan nyo sila. So, click nyo lang yung card sa itaas para panoorin yan.
Okay, next. Okay, ngayon tapos na nating punasan at tanggalan ng alikabok at dumi itong gitara natin. Usually, ang next step ay sprayan mo siya ng polish, punasan mo, pakintabin, tapos kakabitan mo na ng bagong strings. Pero ngayon, magdadagdag tayo ng isang step para kumpleto ang guitar detailing experience. At yun ay, lilinisin natin ang fretboard at pakikintabin natin yung ating mga fret wires. Dapat talaga isali ang fretboard care sa regular guitar maintenance tuwing nagpapalit ka ng strings. Dahil pag madumi yung frets mo at may corrosion, parang malagkit at mahirap tugtugin yung gitara. Ngayon pag malinis, mas masarap pag-bend, mas masarap mag-vibrato, at mas magtatagal yung strings mo dahil malinis yung metal-to-metal contact sa guitar neck. Ngayon papakita ko na hindi naman gano'ng kahirap i-maintain ang fretboard at fret wires nyo. At hindi rin gano'ng katagal gawin. Kaya hindi nyo na ito kailangan iasa sa guitar techs nyo. At usually naman, pag dinala nyo na yung gitara nyo sa inyong guitar tech, too late na, meron ng problema. So, preventive maintenance na rin ito. At syempre, dito papasok ang Fryne Fret Polishing Kit ng Music Nomad. Andito lahat na kailangan yung tools para linisin yung mga frets. Meron tayong tatlong size ng fret guards para sa small, medium at jumbo frets. Ito naman yung ating fret polishing compound. At meron tayong microfiber na fret polishing cloth. Ngayon, importante na gumamit tayo ng iba't ibang polishing cloth or basahan sa bawat stage ng paglinis. Dahil kung yung na-pick up mong dumi kanina, nandito sa cloth na to, di parang ginawa mo siyang papel de liha at yun ang gagasgas sa finish mo. So paggamit ng iba't ibang polishing cloth sa bawat stage, ini-ensure lang natin na hindi maghahalo-halo ang dumi sa isang basahan lang. Okay, so ang frets na nakakabit sa gitara ko ngayon ay jumbo. So pipiliin natin yung jumbo na fret guard. Okay, yan. Diyan ka muna. Tapos, kukunin natin yung ating polishing cloth. At maglalagay tayo ng kaprasong tuldok nitong fret polishing compound sa basahan mismo. Okay, hindi kailangan marami. Konti lang muna. Ngayon, i-apply natin siya sa fret mismo. Okay. Hindi pa natin kailangan i-polish. Hayaan muna natin siyang mag-glaze sa fret. Ngayon, kukuskusin natin gamit yung polishing cloth. At makikita nyo ang difference. At hindi rin kailangan ng matagal na kuskus. Ngayon, kung merong sobrang polishing compound na napunta sa gilid ng fret at napunta sa fretboard, punasan nyo lang. Hindi naman ito nakakasama sa fretboard. Ito, kukunan ko ng close-up para makita nyo. Yan yung close-up. Ito yung dalawang frets na ginawa na natin. Tapos kumpara nyo dito. Yan ang kintabo. Sandaling kuskus pa lang yan. Ngayon dati kaya matrabaho itong pag-polish ng frets dahil kailangan mo ng painter's tape or masking tape para protektahan yung fretboard. Tapos kailangan mo ng masking tape para sa buong fretboard, so maraming masking tape yon. At kailangan mo ng triple O na steel wool na pangkuskos. Tapos kailangan mo rin ng siguro metal polishing compound of some sort. Para mapakintab ng husto yung frets. Ngayon yung mga metal polishing compounds, merong mga ingredients yun na nakakasama sa kahoy. Kaya kailangan ng painter's tape. Anyway, so isang malaking production yun. Kaya usually nire-reserve na lang yun sa guitar tech para magawa nila yun habang nakabaklas ng husto yung gitara. Pero ngayon hindi nyo na kailangan. Ito lang kailangan nyo. Fryne polishing kit. Okay. So, gagawin ko na yung rest of the frets. Time-lapse muna tayo.
Okay, ngayon nalagyan ko na ng fret polishing compound yung frets natin. Gagamitin ko yung kabilang side, yung malinis na side nitong polishing cloth para i-buff natin para lalo pang kumintab ang frets. Final step sa ating fretboard care ay ang F1 fretboard oil. Ngayon, pag maglalagay kayo ng fretboard oil, huwag masyadong marami. Huwag yung basang-basa. Tama-tama lang para ma-coat nyo yung kahoy. Pwede nyo rin ipatak diretso sa fretboard. Ingatan lang na huwag sumobra. Ngayon, gamitin yung isa pang tuyo na side ng ating polishing cloth at i-wipe off ang sobra. Bigyan na rin natin ng final na buffing yung ating frets. Okay, yan. Shiny. Okay, ngayon malinis na ang ating fretboard at frets, focus naman tayo sa ibang parte ng gitara. Gagamitin natin ang Music Nomad Guitar 1. Okay, gusto ko to dahil 3-in-1 na siya. So, cleaner, polish, at saka wax. So, panlinis, pampakintab, at pang-protect ng finish. Okay, one step lang. Imbis na marami tayong gagamitin mga solutions. Okay? And gamit tayo ng dedicated na polishing cloth din. So, spray natin ng konti lang. Kailangan marami kaagad. Okay. At kunin natin ang ating cloth at spread muna natin sa gitara. Okay. So, safe din siya sa plastic at saka sa bakal na part. So, okay lang. Gamitin yun doon. Kabilang side. Siyempre, huwag kalimutan yung mga sulok. Pwede nyo rin siyang ispray sa basahan mismo para medyo moist yung basahan habang pinupunas niya siya sa guitar body. Tapos, hindi siya malagkit. So, pwede nyo rin siyang gamitin sa likod ng neck. So, napansin nyo, hindi ako nag-spray ng todo. Kailangan tama-tama lang siya para makalinis. Okay. Ngayon, kunin natin ulit yung basahan at pwede na tayo mag-buff. Tapos, gamitin naman natin yung dry na side. Okay, tapos tatapusin natin ang buffing gamit itong microfiber polishing cloth. So, mas pino lang siya na version nung ginamit natin kanina. Ayan. Sa malayo, hindi mukhang relic.
Okay, kabitan na natin ng strings. Ito tono ko na at tugtugin natin. O yan, nakabit ko na yung strings. Marahil meron iba sa inyo nagtatanong kung paano i-set up yung strat na tremolo. Pareho lang principles niya sa pag-set up ng Floyd Rose na tremolo. So click nyo lang yung card sa itaas para panoorin yung video ko tungkol doon. Okay, last natin gagawin ay konting spray ng contact cleaner sa switch. At sa input jack. Eh para siguro ding malinis yung input jack, labas-pasok natin isaksak ang kable. Tapos, final punas. Ito na siya. Patulugin na natin. Sarap i-bend. Smooth na smooth. Malinis na uli ang gitara ko, pwede na uli dumihan. So ulitin ko lang kung interesado kayo sa mga produkto ng Music Nomad. Ito ay available sa Pilipinas mula sa Guitar Pusher. So message nyo lang sila sa Facebook or sa kanilang website guitarpusher.com. Kung nasa labas kayo ng Pilipinas, meron ako mga Amazon affiliate links na nasa description box sa ibaba. Or bisitahin nyo lang ang kanilang website musicnomadcare.com. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, ay pakibigyan lang ng thumbs up like. Ipamudbud na natin sa ating mga tropa at barkadang mga gitarista. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, eh subscribe na. At bagtingin ang maliit na kampanilya para masali kayo sa notification squad. Ngayon, kung meron pa kayo ibang guitar maintenance tips na gustong i-share sa lahat, or kung tingin niyo meron akong na-miss na step dito sa video na ito, ilagay niyo lang sa comment section sa baba. Binabasa ko lahat. Okay, hanggang sa muli! Alagaan ang inyong mga gitara! At ang inyong sarili. Paalam.